na ito. Kaya siya misa at umama sa cargo ship, aba na Pinoy, sugatan. Ibisara, umayaw na sa confidential fund. Jonas Belisario, maging sa RSPC. Laban sa gitna ng Lakers at Houston Rockets, Lakers na bobi. Liza Licacio, tumala sa kakayahan ni Faye Da Silva bilang bagong sangre. Ito ang Radyo Balisgato. Unang-una. Bagong-bago. Sa inyong mga radyo. Mula sa bulwagang pambalitaan ng masang Pilipino, sumasay papawin sa inyong sulok ng mundo. B-D-D-Y-C-X. Membro ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, Russian missile tumama sa cargo ships, apat Pinoy sugatan. Mary Grace Balinan, ibalita mo. Apat na marino Pilipino ang sugatan matapos tamahan ng visa ng Russia at ng cargo ship na nasa Black Sea Seaway. Nauna ng kinukulpa ng Department of Foreign Affairs at ng Sekretaryo Broad and Rivera, talagang Pinoy ang sugatan sa natural insidente at ngayon ligtas na sa kapamakan. Mavis Brennan, Radyo Eskaro, Balita. Samantala, Bibisara umayaw na sa confidential fund. Magbabalita, Radyo Ariscado, Crisil Kiasir Solana. Ilingan, pinit pa ng Office of Vice President ang pagkakaroon ng pagkili ng confidential fund para sa Office of Vice President at the Department of Education para sa 2024. Ito ay pinipirma kahapon ni Bibisara sa isang payag na pinatikita ng mga social media pages. Ito si Kiasir Solana para sa Ariscado Balita. Ano ba yan? Assignment na naman. Ang dami na nga project. Dumagdag pa to. Oo nga. Nawawala na nga ako ng oras sa pamilya ko dahil dito eh. Hay nako! Nagdadagdag stress at nawawala ng oras sa pamilya ay dahilan ng pagkakaroon ng sandamakmak ng tagdang-aralin sa paralan. Kung kahit binasa ng Department of Education ang House Bill No. 383 o ang No Homework Policy. Sa No Homework Policy, mabibigyan ang sapat na oras na magkaroon ng kasiyahan ang bawat pamilya. Ito'y maging daan sa paglinaw ng kaisipan ng bawat kabataan sa ating lipunan. Oras ay pahalagahan. Gawain na mag-aaral ay limitahan. At nagbabalik ang Radyo Ariscado, Belisario, wagi sa RSPC. Radyo Ariscado, Crisil at Casa, ibalita. Binigyang marangalan ni Jonas G. Belisario ang Balisilan National High School matapos masumpalit ay kalamang kwarta sa pagbuhin ng Katong Editorial sa Regional Press Conference. Inanap ang balisahan sa Coronadal National High School noong ika-15 hanggang ika-16 ng April 2023. Nagbabalita, Crisil at Casa. Nagpasiklase ni star LeBron James para tutukan ang 5-game losing streak ng Los Angeles Lakers. Tinalo ng Lakers ang Houston Rockets sa score na 132-123. Apat na mga manlalaro ng LA ang score ng mahigit 20 points sa pamumuno ni James. Nagtala ng triple-double performance, 32 points, 11 assists, 11 rebounds at 2 blocks. Lloyd Delio para sa Sport Balita. Sa ibang balita naman, Liza Di Castro, suportado kay Faye Da Silva, Troy William Familiar, Itchika Mo. Naniniwala si Liza Di Castro sa kakayahan ni Faye Da Silva bilang isa sa mga bagong sangre. Sa pagpapatuloy ng Cantaja Chronicles, si Faye ang magiging bagong tagapangalaga na brilyante ng apoy. Makikilala siya bilang Flamara, anak ni Sangre Perena. Sa exclusive interview na GMAnetwork.com, ibinahagi ni Liza ang kanyang mensahe at suporta para kay Faye. Kung ano ang chika na trending, ba't ako walang ending? Troywana Pabilyar para sa Balita Showbiz. Mula sa buong pwersa ng DYCX, yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si Abdul Hakmi ng... Alam mo naman si Diana Bantillo, mga kababayan, 40 days na lang, Pasko na!